Partner! Hoy! Eto na! Umuusok na naman! Yeah, may kwento na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Hindi maiwasang mag-alala ni Barbara para sa kanyang anak na si Jillian. 8 taong gulang pa lang ang anak niya, subalit tila nasa peligro na ang kinabukasan nito. Isang liham kasi ang natanggap ni Barbara mula sa pinuno ng paaralan ni Jillian. Ipinaabot nito ang tungkol sa kakaibang ikinikilos ng bata sa kanyang klase. Hindi raw ito nakakagawa ng takdang aralin sa tamang oras. Mahina sa exam, mahina sa pagsusulat. Bukod dito, ay inireklamo din ng guro ang pagiging malikot at maingay ni Jillian sa klase. Madalas daw itong makakaabala sa iba pang mga estudyante. Hirap din daw mag-focus ang bata kapag may nagsasalita sa harapan. Madalas mapagalitan si Jillian kapag nahuhuli siyang nakatingin ng malayo sa labas ng bintana. Jillian, my baby girl, totoo ba na malikot at maingay ka raw sa klase mo? Tanong ni Barbara sa anak. Mommy, sorry ah, pero behave naman po ako eh. Minsan lang gusto ko talagang tumayo o umikot sa classroom kasi para pong naiinip ako. Galit po ba sa akin si teacher? Sagot ni Jillian sa ina. Hindi anak, hindi galit sa'yo si teacher. Ang gusto lang nila maging babe ka pag nasa school ka. Pwede mo bang gawin yon para kay mommy? Tanong ni Barbara. Yes, mommy. Simula bukas, magiging mas behave na ako. Hindi ko na po kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Okay. Natulog eh. Siyempre, di ba? Di ba? Kinabukas pa eh. Kinabukasan, o. Bukas, wait lang kayo. Wait. Natulog muna. Hindi na ipinaalam ni Barbara sa anak ang iminumungkahi ng eskwelahan nito. Nais kasi ng school na ipasuri ang bata sa espesyalista. Iniisip kasi nila na tila may learning disorder si Jillian at baka mas makakabuti na sa isang special school na lang siya pag-aralin. At para naman mabigyang linaw ang lahat ng agam-agam, ay minabuti ni Barbara na dalhin na si Jillian sa isang child psychologist. Pagpasok sa clinic, ay naging maingat si Jillian sa kanyang pagkilos. Iniwasan niya ang pagiging malikot. Pinaupo siya ng psychologist sa isang leather sofa sa dulo ng kwarto. Wow, leather and sofa, pang mayaman. Tama. Pag namang sofa lang. Correct. Kailangan, psychologist partner. Oo, maganda ang sofa. Oo. Pang mayaman. Pang mayaman. Di mali mo utang. Porke leather ang sofa, mayaman agad. Masamagan. Hindi ba pwedeng hinuhulug-hulugan pa sa credit card? Pagkatapos, ay nagtungo ang doktor sa mesa nito at sinimula ng pagtatanong sa ina ng bata. Habang nakikipag-usap ang psychologist kay Barbara, ay maingat naman niyang inoobserbahan si Jillian. Dahil dito, ay lalong kinabahan ang bata. Para kay Jillian, ay wala namang problema sa kanya. Subalit tila taliwas ito sa iniisip ng mga tao sa kanyang paligid, maging ng kanyang ina. Makalipas ang 20 minuto, ay huminto na
sa pagtatanong ang psychologist. Lumapit ito kay Jillian at umupo sa tabi ng bata. Jillian, salamat iha at naging very behave ka kanina habang nag-uusap kami ng mami mo. Pero kailangan mo pang maghintay ng kaunti dahil kailangan ko pang kausapin ng personal ang mami mo sa labas ng kwartong ito. Huwag kang mag-alala, hindi naman kami magtatagal. So, okay lang ba na iwan ka muna namin dito? Sabi ng psychologist kay Jillian. Iwan lang, malungkot at iniwanan ng DVD partner. Oo nga. Panghalo-halo, pang-shopaw. Correct. Kaya chicharon. Pang-jackstones. Paano marlibang naman yung bata? Hindi, nakiiwan ng mga friends. Oh. Diba para may kausap man lang? Maghahalo-halo mag-isa, lungkot. Sa bagay. Binigyan ng siso, mag-isa mag... ano? Si siso. Eh wala namang nagawa si Jillian, kundi ang tumango at pumayag sa ipinag-uutos sa kanya. Bago lumabas ang doktor, ay binuksan nito ang kanyang radyo at nagpatugtog ng musika. Habang nasa koridor sa labas ng kwarto, ay may importanteng sinabi ang doktor kay Barbara. Mrs., tingnan mong maigi ang gagawin ng anak mo. Huwag kang magpapahalata na tinitingnan mo siya. Ano kaya ang gagawin ni Jillian? At habang nakakubli sa labas ng kwarto, ay nakita ni Barbara si Jillian na tumayo, sumayaw, at sinabayan ang musika. Ilang minuto ding pinagmasdan ng dalawa ang marikit na pagsasayaw ng bata. Hindi nila maiwasang maaliw sa malaanghel na pagkilos ni Jillian habang sinasabayan ang indak ng tugtugin. Alam niyo po, Mrs., malinaw na walang sakit ang anak ninyo. Isa siyang magaling na mananayaw. I-enroll niyo po siya sa isang dance school. Jillian is perfectly fine and healthy, kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Parang nabunutan ng tinig sa dibdib ang ina ni Jillian matapos marinig ang sinabi ng doktor. Laking pasasalamat niya dahil normal lang pala ang pagiging malikot ng bata. Itong school nito, judgmental. Oh. Husgahan agad. Husga agad. Pag malikot, may sakit. may learning condition. Tama, na kaagad. Correct. True la Jen. Mag-worry sana ako kanina kung iniwanan ni si Jillian sa loob ng ano ng kwarto tapos may kinakausap. Correct. Di ba? O di naman kaya eh. Biglang umakyat ng ceiling. Oh. Paano niya nagawa yun? Mas nakakatakot yun. Nakakatakot, di ba? Nagsasalita nung walang kausap. Tama. O di naman kaya, bigla na lang nababali, umiikot yung leeg. Correct, tama. Nag-exorcist. Nakakatakot. Diba? Eh, hindi eh. Sumasayaw. Nagpatugtog yung psychologist ng music. Mm-hmm. Siyempre, kapag may music, it's either you sing or you dance. Correct. Anong ginawa ng bata? Sumayaw. Nag-pole dancing. Tama. Hindi lang nakita nung nanay. Yun. Kaya kinabahan yung ano eh. Kaya kinabahan sila eh. Wala namang pole, nag-pole dance. Hindi, sa madaling salita, normal. Tama. Parang nabunutan ng tinig sa dibdib ang ina ni Jillian matapos marinig ang sinabi ng doktor. Laking pasasalamat niya dahil normal lang pala ang pagiging malikot ng bata. At hindi na nag-aksaya pa ng oras si Barbara. Ipinasok niya agad si Jillian sa isang dance school na labis na ikinatuwa ng bata. Wow, mami! Gustong-gusto ko po dito sa dance school. Marami po akong katulad dito na hindi matahimik kapag nakaupo lang. Lahat kami dito kailangan gumalaw para makapag-isip. Natutuwang sabi ni Jillian sa ina. Linggo-linggo kung magkaklase si Jillian sa dance school. At kahit nasa bahay na, ay nag-iensayo pa rin siya ng pagsasayaw. Kalaunan ay nag-audition si Jillian sa Royal Ballet School sa London kung saan ay mapalad din siyang natanggap. Naging kadikit na ng puso ni Jillian ang pagsasayaw hanggang sa kanyang paglaki. Nakapagpatayo siya ng sariling Royal Ballet Company at nakapagtanghal bilang ballet soloist sa iba't ibang panig ng mundo. Wow!
Sumunod nito ay nakapagtayo din si Jillian ng sarili niyang musical theater company na matagumpay na nakabuo ng sunod-sunod na mga pagtatanghal sa London at New York. Napabilang din si Jillian sa ilang sikat na musical theater production sa kasaysayan, ang Cats at Phantom of the Opera, kung saan siya ang tumayo bilang head choreographer. O, hindi ikaw na. Ikaw na, sa'yo na lahat. Sino mag- ikaw na, bida. Ikaw na, kabugera. Ikaw na, di ba? Sino ang mag-aakala ng isang dating malikot na bata na binansagang problem child ay makikilala ngayon bilang si Jillian Lin, isa sa mga pinakakilalang choreographer sa buong mundo ng ating panahon. Dahil sa angking talento sa napiling narangan, siya ngayon ay kumikita ng milyon-milyong dolyar at nagpapaligaya ng napakaraming mga tagapanood. O di ikaw na. Ikaw na mayaman talaga. Din. Ikaw na mayaman. Ikaw na magaling. Ikaw na. Sa'yo na. Sige. Galit. Tingget. Sa likod ng kanyang tagumpay ay naroon ang isang doktor na maingat na umusisa sa kanyang pagiging katangi-tangi. At ang isang ina na siyang nagbigay ng buong pusong pagsuporta at pagmamahal sa kanya. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Dame Jillian Barbara Lin, isang ballerina, dancer, actress, theater, television director, choreographer, at isang theatrical legend. O, hindi ikaw na. Ikaw na legend pa. Alamat pala. Alamat na, matanda na. O, hindi ikaw na. Now, a name, so legend. O, di ba? Sige, ikaw na. Okay. Galing. Pero, nakaka-inspire, no? Nakaka-proud na parang ang mga tao talaga, may kanya-kanya tayong struggles. Correct. Eh. Sobrang i-underestimate tayo ng napakaraming tao. Iisipin ng actually partner when you are different. Mm-hmm. Or kapag kakaiba ka, lagi kang binabansagan eh. Lagi kang people call you names. Correct. Kunyari, ikaw yung matalino sa classroom. Ikaw yung hindi masyado nilalapitan kasi nerd ka eh. Mm-hmm. Ay, corny yan, nerd. Correct. Yung ikaw boring yung tipong ang buhay niyan. Boring ang buhay niyan. Siguro, basa lang ng basa pagdating yan. Pagdating yan sa bahay, babasa na naman. Wala siyang life. Mm-hmm. Diba? Yun yung mga ano eh. Lagi tayong nagbabrand eh. Correct. Sila yung nerd, siya yung pokpok, siya yung addict. Laging may ganun yan, eh. Makapag underestimate ka, wag askala mo perfect ka. Tama. Bilangin mo mga pores mo sa face at i-measure mo yung sizes malalaki. So that means you are not perfect. Kaya wag kang mayabang. Correct. Diba? Lahat tayo may kanya-kanyang kwento, mga kaibigan. Kasi mag-akala, halimbawa, yung binabrand mo na nerd sa classroom ninyo, magiging sikat na writer pala balang araw. Correct. Posible diba? Yan. Kagaya nito. Yung inaakala mong bobo-bobo sa classroom, hindi mo inakala. Diba, after a few years, siya pa yung naging lawyer at siya pa yung posibleng humawak ng kaso mo. Totoo yan. Diba? Yung sinasabi natin, partner, may mga dark horses tayong tinatawag. Mm. Yung mga tao nga, kadalasan nating in-underestimate, pinagtatawanan yung mga ginagawa nila, yung personality nila, pero sino mag-aakala na balang araw sila pala mag-excel at magiging successful. Correct. Diba? Nang higit pa sa mga na-achieve ninyo. O ito, inakalang problem child. Tama! Diba? Pero yung pala, meron naman palang itinatago na bonggacious na talento na dadalhin siya to greater heights. Naalala ko nga nung isang beses nag-uusap-usap kami mga magkaklase nung high school. Hmm. Sabi namin, tatatna mo ba yung yung isa nating kaklase, nung flag ceremony, nawiwi siya, tapos napup siya sa palda niya, tapos pinagtawa na nating lahat. Oh my God, ngayon? Nakita mo ba siya ngayon? She's so pretty. Ang ganda niya, partner. Pero for the longest time, I think, her whole elementary life, parang dinala niya yun eh. Yung burden na nakita siya ng buong school community na during flag ceremony kung saan nandun lahat, naihi siya at napupo siya sa palda niya, di ba? Sino mag-aakala na nung nagdalaga at nung nagkasawa, ang ganda. Totoo yan. Alam mo, diba? Minsan yung mga embarrassment na experience natin o yung pagde-degrade sa atin ng ibang tao, minsan nagiging motivation sa atin yan. Correct. Para ipakita sa kanila na maling iniisip nila. Tama. Na balang araw, luluhod din kayo sa harapan ko. Correct. Diba? Bukas luluhod ang mga tala. Kwento ni Sharon Cuneta. Yan, o. Diba? Luma yung mga... Nagalit tuloy yung mic.
Alam na talaga yung mga edad. Di ba, parang ganung kwento. Di ba, masyado mong hamak-hamakin yung tao, pero wag ka balang araw, ikaw pala ang titingala sa kanya. At kakailanganin mo pala siya. Totoo. Di ba? May classmate din ako, partner, dati. Sobrang, nung elementary kami, ang pag nagbabaon siya, laging plastic bag ang ano, tas nandun yung pang-PE niya, tas yung mga kanin niya, nasa plastic lang. Tapos, halo-halo kasama yung uniform. Ganun talaga, wala talaga siyang bag, partner, tas ang baho-baho niya. Okay. Oo, as in, ano mo yung amin ng tenga? Hindi ko alam. Para lang magkaroon ka ng idea kung gaano siya kabaho. Hindi ko alam kasi hindi na mamabaho yung tenga mo. Ngayon, kung mabaho yung tenga mo... O di sige, siguro alam mo yung talaga yung amoy. O go. O basta yung, may amoy. May amoy yung ano, may mga ganun, yung ganung amoy yung O sige na, O tapos? Nag-iisip ako paano ko siya i-describe. O, mabasa mabaho. Tapos nagulat kami, partner, nagkaroon kami ng reunion. Babae ito? Babae, pare. Partner. Pare. Babae, pare. O sige, pare, ano? O babae. Nagulat kami. Bakit? Flight attendant siya, partner. Ang ganda-ganda niya. At kung flight attendant, dapat maganda. Ang ganda-ganda niya at nagulat kaming lahat. Talaga? O ang asin talagang... may asawa na? Wala pa. Ah. Oo. Ba't hindi mo niligawan? Eh, kasi nandado pa yung ano... naiwan eh. Judgmental ka pa rin eh. Naiwan pa rin yung amoy ng tenga. Naiwan. Hanggang ngayon pa rin maalis yung marka. Oh, gulat talaga kami. Ang ganda ng ngipin niya, tapos ang ganda ng kilay niya ngayon. Ang ganda. Tsaka ang ganda ng tindig. Sexy. At talaga nag-attend yun ng reunion, partner, para ipakita sa inyong lahat na, hoy, ako na hinamak nyo noon, yung amoy tenga. Diba? E kayo mga losyang na ngayon, correct, tingnan nyo ako ngayon. Tingnan nyo ako, kayo ang o-oily ninyon lahat. Ikaw? Totoo ka dyan. Diba? May anak ka, tapos sampu sila. Hindi mo naman sila mapakain. Correct? Oh, ano kayo ngayon? Tapos pag ginausap mo, may flight taxi ako doon, ano, sa isang araw, mapunta ko ng LA. Nagmamadali. Oh. O, diba? O, ikaw, saan ka nakarating? Doon sa kabilang baryo, sa lalawigan pa rin ng Quezon. Hey, you can never really tell. Alam niyo ba, mga kapisya, hindi mo talaga masasabi yung ano, yung takbo ng buhay. Kaya pag nakakarinig ako ng ganito klase mga kwento, it inspires me more na not to worry. Correct. Kasi hindi mo naman talaga masasabi kung anong posibleng mangyari sa iyo eh. But if you have faith na nakaayos naman ang maigi yung buhay mo, there's nothing to fear. Correct. Maniwala ka lang sa kakayanan mo, maniwala ka sa talento, dahil ang talento yun na magdadalang sa'yo sa tagumpay balang tama araw. Well, ikaw na talaga, Jillian Lynn, di ba? Mabuhay ka, mabuhay. Uy, i-text yun yung mga kaibigan ninyo na nagandahan kayo sa kwento na may wagang burnay, ha? O siya, mga kabisyo, dito po sa Manila, at pati via live streaming www.loveradio.com.ph ay mapapakinggan niyo po kami hanggang alas 12. Maraming salamat sa inyo lahat, mga kaibigan. Muli po ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole, si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Yon! Yon!